hindi naman ako naniniwala na kaya niya talagang panda rin. Yan, yung late niyang yan, imposible. To say is to believe. Wow! Ang gandang intro, guys. Siya nga pala, guys, yung intro na yan ay gawa nga pala ng isang kaibigan natin na si Mojajus Technic. Isang YouTuber din lang na nag-upload ng mga about sa technical. Mga technician. About sa technician nga pala, magulo. Siya nga pala, guys, ang ating i-review ngayon ay isang product mula sa isang malaking YouTuber, bigating YouTuber, magaling na YouTuber, matalino, masipag. Sinungaling ka! Eto, guys, si DIY Pinoy. Isang karangalan po ang mag-review ng product ng isang bigating YouTuber. Maraming salamat, Sir DIY Pinoy. Ayan. Malamang siguro, guys, kilala nyo na to, napanood nyo na yung mga tutorial niya, napakagaling, guys, kasi napapanood ko rin yung mga invention niya. Bale, itong pinadala nila sa akin, guys, ni Sir DIY ay portable generator, power bank pala. Eh, generator na rin siya, kasi nga ay UPS pala. Ano ba? Nalilito ako. Okay. Na kapag ginagamit mo siya, pag nawala yung kuryente, automatic siyang mag-engage at hindi mo halatang brownout. Pumiyok pa ako. Napanood ko na rin yung mga video ni Sir. At about sa mga yung pag-test ng mga lithium-ion battery, 18650, mga ganon. Kung paano malaman kung fake or hindi yung mga klase ng mga battery. Okay, tapos gumagawa sila mga portable generator. Walang gasolina, no fuel. Ayan, papakita ko sa inyo yung ano niya, karapan niya. Boom. Yan, guys. Fully secured yung device. Hindi siya masisira during travel. Okay. Ang dami niyang balot. Secured na secured. Uy, talagang meron pang note, ha? Maraming salamat, sir. Isang karangalan talaga ang mag-review ng inyong product. Isang kilalang YouTuber. Wow, ang sarap ng pakiramdam, guys, kasi nagre-review ako ng mga product ng mga bigating YouTuber. Eto, meron siyang kasamang wire na parehas na ganyan. Okay? Tapos meron siyang note. Maraming salamat, sir. Isang karangal. Ang ingay ng aso. Much, much, much later. Okay, tuloy natin. Ayan, meron siyang sticker. Sana all may sticker, ha? Sana all. Ayan, sa mga hindi nakakilala sa kanyang channel, eto, guys, ilalagay ko rin sa description box yung kanyang link. Lagay natin dito. Sentrong sentro. So, ituloy natin, guys. Eto mismo yung UPS or uninterruptible power supply. Ayan, para siyang power bank lang. Maliit lang siya. Meron siyang ayan, monitor or display para sa kanyang laman ng battery. Tapos sa harap niya dito ay meron siyang output para sa cellphone. Pag-charge siguro ng cellphone. Tapos meron siyang Type-C na output. Ayan, kompleto siya. Tapos meron siyang flashlight. Lahat meron sa kanya. Subukan natin kung active yung kanyang USB na pang-charge ng cellphone. Boom! Yung isa, subukan natin. Patayin natin ulit. Boom! Active! Pwede pang charge ng cellphone. Aba, talagang namumuro to. Marami, ah. Ayan. At ang kagandahan nito, guys, ay pwedeng isupply or panda rin niya yung ating wifi router. Hindi ako naniniwala, guys, na kaya niya. Impossible! To see is to believe! Pero mas maganda, subukan muna natin kasi baka pinaglolo ko lang tayo ni DIY Pinoy na yan, eh. Ha? Gamit yung ginagamit ko dito ng router. Makikita natin yung status ng battery dito kung just in case full charge, meron pa dito. Kung gusto natin na digitalize. Adapter. Tapos yung pupunta sa router. Ganun lang po, kasdilaan. Napakasimple. Then, isaksak natin sa 220. Boom. Ayan. Milaw na siya. Then, ito yung sasaksak natin dito. To see is to believe.
Umihilaw nga siya. Totoo nga. Oh, masisira ka. Ayan, oh, mandan na siya, oh. Yun. Tapos, subukan nating tanggalin yung sa 220. Yung charger. Kung mamamatay siya. Baka may mamamatay. Baka niloloko lang tayo, oh. Ay, maandar pa pala. Baka may niloloko lang tayo ni DIY Pinoy. Okay, tingnan natin kung mawala. Tanggal na yung charger. Tanggal na yung mismong charger. O, maandar pa rin siya. Yan, o. Oh. Ha? Boom. Gamit yung UPS. Tapos kung just in case na kuryente na, balik natin. Kahit hindi na natin tatanggalin sa saksakan. Siya nang bahala. Yun, o. Oh. Ang galit talaga ni DIY Pinoy. Ayan siya, guys. Nakalagay na sa ating wifi kahit natanggalin natin yung kanyang saksakan. Ayan, kunyari brown out. Boom! Umaandar pa rin siya. Walang interruption. Tapos ibalik natin. Ayan, kahit hindi na natin tanggalin sa saksakan, bahala na siya, guys. Mataas man yung kuryente o mababa, diretso pa rin siya. Brown out man or hindi, meron pa rin. Kung just in case may power na, babalik lang siya sa dati. Boom. Lupet, di ba? Ha? Kahit tanggalin natin, balik natin, tanggalin natin, balik natin. Ayan, balik-balik lang. Bali itong product nila, guys, na UPS ay makaka-avail kayo via Shopee. Ito yung pangalan ng kanilang shop, guys. Si DIY Pinoy Shop. Ayan. Lalagay ko na lang po sa description box yung kanilang website. At hindi lang ganito, guys. Ang presyo nito ay meron kasing dalawang variant ng ganito, yung 9 volt at 12 volt. Bali ito, guys, ay 12 volt ang presyo niya ay nasa 1,259 pesos. Tapos kung yung 9 volt naman ay nasa 1,199 pesos. Pero kung just in case, guys, na gusto niyo mas malakas, mas malaki yung capacity niyang battery, ayan, guys, the same shop, pwede kayong mamili. Para hindi kayo maguluhan, ilalagay ko na lang po sa description box yung link ng product na to. Okay? Para iwas gulo. Ang gulo ni Juan. Okay? Isang karangalan ang mag-review ng product ng isang malaking YouTuber, isang bigating YouTuber. Ayan. Okay na okay yung kanilang product. Maraming salamat, guys. Next time ulit, kita-kita naman tayo sa susunod na vlog ni Juan Dilasag. Review at kung ano-ano mga DIY. Magulo ang channel ni Juan Dilasag. Paalam muna. Bye-bye! Don't sira-sira kasi nga hindi ka pa sulit.